Hello, what's up guys? So nandito tayo ngayon sa RKB at magpapatune up po tayo ngayon ng ating Honda Beat. Alright, ayan guys, nabuksan na siya at kasi medyo medyo alanganin na yung takbo niya, kaya gusto ko para bumalik ulit sa smooth na takbo. Ayan, samahan niyo ako guys, let's go! Sunset high and I'm body so blood rush in a hazy glow, my hands still cold. So yun mga idol, at nandito tayo ngayon sa RKP dito sa may Montiliano, kasi dito ko rin kinuha itong aking motor, kaya dito lang din talaga ako nagpapagawa sa tropa ng mekaniko dito, kasi eto hindi siya pag mamayabang, talagang sulit na sulit tong pag nagpagawa kayo dito sa mekaniko dito sa RKP. Napakagaling. Grabe talaga, hindi niya papabayaan yung motor mo eh. Talagang gagawin niya talaga ng maayos yan. Hindi katulad ng iba, bara-bara lang pag gumawa. Pero siya talaga, sulit na sulit. Kaya dito lang talaga yung trusted ko na mekaniko. Doon nagpapagawa din naman ako sa labas, pero bumabalik pa rin talaga ako dito. Mga pinapagawa ko lang sa labas, yun, panggilid lang, mga manor, simpleng lang, pero pagdating sa makina dito talaga ako lagi nagpapagawa. So ngayon nandito tayo para magpa-tune up, Ayan. So tinatanggal na po yung takip ng head ng motor natin. Ayan guys. Tapos sunod na tatanggalin diyan, syempre yung spark plug, para papalinis na rin natin yung spark plug natin. Tingnan natin kung papalitin na ba siya o hindi. Ayan. So, hintayin na natin ng konti kasi maraming binabaklas kapag sa Honda Beat talaga. Ang daming babaklas yun. Talagang binabaklas lahat. Pati yung upuan. Saka yung mga sa may gilid-gilid nyo talagang binabaklas yan. Kasi syempre, ang Honda Beat, ang makina talaga yan, nasa loob. Talagang sarado talaga siya, mas kumbaga masikip siya pagka binuksan. Ayan, na open na yung head ng motor natin guys. Ayan. So ayan yung spark plug natin, so dyan tatanggalin na rin yan, kasi sinabi ko na check na rin yung spark plug. Talagang kasama naman yan pag nag-tune up, talagang nililinis talaga yung spark plug. Pero sabi ko kung kailangan palitan na natin para sigurado. Tapos ipapa-change oil ko na rin ito dito. Kaka-change oil ko lang din ito mga 3 weeks ago. Pero nasa magwa 1,000 na kasi tinakbo, kaya i-change oil na rin. Kasi ako, ang pag-maintain ko ng motor talagang pagdating sa change oil, every 1,000 kilometers yan or every 1 month. Yan. Pero ako na nag-change oil yan. Tapos alternate ako pag nagpalit ng gear oil. So ayan na guys, natanggal na yung spark plug natin. At ayusin niya na, i-adjust niya yung valve clearance. Yan yung ginagawa niya ngayon, yun yung intake. Tapos yung sa baba naman yan yung exhaust niya. Ayan, mayroon naman yung may nakalagay naman yan sa motor natin kung ilan yung clearance ng natin ng valve. So advice ko rin pala sa mga hindi pa masyadong nakaalam pagdating sa pag-tune up, huwag po kayo magpapa-tune up ng mainit pa yung makina ng motor nyo, kasi pag lumamig, parang parang tutukot yung kanyang valve doon sa ginawang clearance. So para talagang maganda yung pagkakagawa ng clearance niya, kailangan medyo hindi masyadong mainit yung makina natin guys. Ayan. So ngayon na-adjust niya na rin ulit yung ina-adjust niya naman ngayon yung exhaust. Ayan. So mayroon pala yung sila dyang ina-adjust, may pinatiming yung sila dyan sa may gilid. Yung pakita niya parang kadenang maliit. Yan yung timing chain niya. Mayroon pa yung dyan yung sentro eh. Yung parang mayroon dyan parang tuldok na medyo maliit. Kailangan sentro yan. Ayan
sinisentro niya yan pagka ganyan. Hindi lang ako makaikot sa kabila dahil may ano, may takip hindi natin makita sa video. Pero ganun din siya, guys. Para may guhit siya na ganun, na doon yung sinisentro para ma ano, yung pag yung ano tawag yung pag-timing ng makina natin. Ha? Kaya timing niya yung ano, yung timing chain. Ayan. Kasama yan pag nagpapa-tune up tayo. Sabi kasi ng iba, may mga nagsasabi na yung Honda Beat kasi hindi daw tune up. Mali yun. Tune up yan, guys. Ako pag nagpa-tune up ako every ano, 6 months. Yan yung normal na pag-maintain ng makina natin, guys. Dapat every 6 months pinapa-tune up natin. Pero itong sa akin ngayon, parang lumagpas na nga. Nasa halos may git 8 months na. Pero okay pa naman kasi yung takbo niya. Pero nitong mga late ano na kasi, mga past few days, parang naramdaman ko na medyo hirap na yung makina niya. Kaya sabi ko ipa-tune up ko na siya. At ngayon lang din talaga kasi nagka-time kasi sobrang busy din sa trabaho. Pag weekend naman kasi walang masyadong time. Kaya ngayon ko lang na, ngayon lang talaga nag-ano, talagang pinaglaanan ko siya ng oras para madala dito sa tropa natin, dito sa RTP. Ayan. So ayan, guys, binabalik na yung ating spark plug. Nandito siya na binabalik na rin yung takip ng head niya. Tapos na po tayo mag... Tapos na siya i-tune up, guys. So yun lang po yung pag-maintain ng ating ano makina para maiwasan natin yung iba. Yung iba tumidirik, diba? Yung iba sumasabog yung makina. Yung iba nagkakaroon ng tagas. Yung iba nagkakaroon ng usok. Yun, kailangan ma-maintain talaga natin ng maayos yung makina ng ating mga motor. Kasi araw-araw natin yung service yan. Yun yung kasama natin sa pang-araw-araw na hanap buhay, diba? Ayan. So, ayan, guys, na ikabit na rin po yung takip ng head ng motor natin. Ayos na yan. Sunod na dyan yung, ano, babalik na yung upuan. Ayan. So, sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, Carlo Villas Vlogs, please don't forget to subscribe at click yung bell button para updated kayo sa mga susunod pa nating mga vlogs. Ayan. So yun, guys, at binabalik na po yung ating upuan. Patapos na rin po yan. So thank you for watching, guys. At sana may natutunan po kayo, lalo na sa mga hindi pa masyadong alam ang pag-maintain ng motor natin. So ganun lang siya, guys. Isa yun sa mga tip kung paano mag-maintain ng ating motor. So yun, guys, ride safe po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Thank you.